sa video natin ngayon, mga maestro, ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa list of SDO with release PBB 2022. Update po yan ngayong araw, no? August 28, 2024. Ayan. So, ito pong mga ibabalita nating SDO ay natanggap na po nila mismo, no, sa kanilang mga payroll account, sa kanilang mga ATM, ang kanilang PBB 2022. And syempre, ang source natin ito, walang iba kundi si Ma'am Sheila Lee Manuel pa rin. Ayan, so meron po tayo ditong apat na SDO, no, na narilisan po ng PBB 2022 ngayong araw, especially, no, ngayong araw. Ayan. So unahin po natin tong SDO Zambales. Ayan, kung di po tayo nagkakamali, itong SDO Zambales ay from Region 3, no, Central Luzon, itong SDO Zambales. Next po ay ang SDO Bayawan City. Ayan, so congrats po sa mga kamestro natin dyan sa SDO Bayawan City. Kung hindi naman po tayo nakakamali, ito ay from Negros Oriental, no, sa Region 7, Central Visayas, ano, mga kamestro, ang SDO Bayawan City. Ayan. Next ay ang SDO Nueva Ecija. Ayan. So Nueva Ecija naman ay I think sa Region 3, no, Central Luzon pa rin itong Nueva Ecija. At ang panghuli po, actually ito po kahapon po yata ito na, ano, hindi lang natin nagawa ng video kasi nag-iisa lang siya kahapon. So ito namang SDO Danao City, ano, mga kamaestro. Dito ay nakakamali, ito namang Danao City ay from Cebu, ano, Central Visayas pa rin, no, Region 7, mga kamaestro, no. Yung SDO Danao City. And so congrats po, no, sa mga kamaestro natin diyan sa SDO Danao City. And so far po, yan lamang po yung, ano, yung mga additional na mga SDO, no, according pa rin kay Ma'am Sheila, no, na narilisan po ng PBB 2022, no, ngayong araw at kahapon, ano, mga kamaestro. Ayan, kung sakali man na ang inyong mga SDO ay narilisan PBB 2022 pero hindi po natin nasama sa video natin, pwede nyo pong i-comment yan sa comment section. Maliban doon sa mga narilisan po nung nakaraang linggo, kasi meron tayong video para doon. I think 14, ano, 14 lahat, yung 14 or 15, something ganon yun, no, yung mga SDO na narilisan na po ng PBB 2022 last week, ano, mga kamaestro. Ayan. So abang-abang lamang po, no, yung iba, especially may mga saro na. Kasi sabi naman natin, pag may saro na yung PBB, ay mabilis na po yan. So abang-abang na lang po tayo, especially yung sa mga region na may mga saro na po, pero hindi pa pumapasok sa kanila mga payroll account yung PBB 2022 mismo. Ayan. Update naman po sa saro, no, ngayong araw po, August 28. Upon checking po sa DBM, wala po tayong nakitang saro, no, for PBB, for PBB, especially po sa DepEd, wala po tayong nakitang panibagong saro. So yun ang medyo sad news, kasi yung mga ibang regions na nag-aantay pa rin ng PBB saro, especially yung mga binanggit natin ng weekend na ibinalik yung Form 1.0 sa DepEd Central Office, ay until now ay wala pa rin pong saro ang mga yun. So hopefully po ay naayos na nila yun at naibalik na, no, kasi yun po yung pinaka-crucial part doon kung kailan nila maibabalik sa PBB Secretariat, no, para ma-evaluate muli yung mga documents. Kasi after nilang maayos yun, syempre, i-check ulit yun ng PBB Secretariat, and kapag kawala ng mga errors, so doon lamang sila ma-start na marilisan ng PBB SARO, ano, mga kamaestro. So kung hindi pa yun naibabalik, ay talagang wala pa tayong aasahan na SARO para sa inyong mga regions. Ayan. So dito ko na po tatapusin tong ating video ngayon, mga kamaestro. Kung di ka pa nakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang makapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates about sa PBB and other bonuses ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button dyan para manonotify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! One, two, three.